Good day, Pilipinas! Good day kay Garotan! Welcome back again to my YouTube channel. But before we go to the video, huwag niyo muna kalimutang mag-subscribe sa aking channel and hit the notification bell para kayo updated sa aming videos. So for today's video, ang gagawin natin ay nandito kami ngayon sa farm ng lola ko. Ayan, lola ko mismo po. Ayan, i-interviewin natin siya about sa Tiongan'S organic farm and then about sa oyster mushroom production na aming ginagawa dito or na kanilang ginagawa dito sa Lubas na Trinidad. So ayan, magpapakilala po si lola sa inyo. Ano, Tagalog speaking o Tagalog or English, pwede. Ilocano, yan. Tagalog na lang para kung ano, international. ako po si Mrs. Christina Chuan. Sila yung sila lola ang nagma-manage dito sa farm na ito. Ayan. So matagal na tong actually itong farm dito sa amin sa Lubas ng Trinidad. Maliit pa lang ako or nung time pa nila kuan nila lolo at lola nagsimula na sila dito. So ngayon lang nadadagdagan and then pati na rin yung kaniyang anak, yung uncle namin, si Uncle Gabriel Chongan. Siya rin ay isang nagma-manage dito sa farm. So magtatanong tayo ng mga questions about sa farm na ito na organic farm nga na kanilang itinatag dito sa Trinidad mismo. So ayan. Maraming nag-farm dito pero specifically ang Tiongan'S organic farm ay located dito sa Lubas na Trinidad, Benguet. So ayan. Yung link na lang and then yung pwede niyong ma-contact na pag-orderan soon. Ilalagay na lang namin sa description below. So ayan. Paano nagsimula yung Tiongan'S organic farm, lola? Matagal na since pa noon. Nagga-garden kami noon pero hindi pa organic. Mm-hmm. Pero ngayon, nung nagsimula ng mag tanim-tanim kami mga mix na mga gulay, saka nung hininto namin na magtanim ng bulaklak, nag-organic kami na ng mga gulay. Mm-hmm. Hininto na namin ng bulaklak. Kaya mga gulay na organic na. Organic. Ano yung mga gulay na naitanim ninyo noon nala? Ang first na nagpuan namin nung nandito pa yung anak kong si Lilian, hindi pa nag-abroad, yung hindi pa uso ang romaine, litos na romaine. Yun ang puan namin. Tapos sinusupply namin doon sa Baguio, sa Maynila. Marami kami sinuplayan noon. Sa organic na lettuce na romaine. So yun. Yan yung mga sinimulan nilang organic. Ayan. Maalala ko nung bata pa ako, meron din yung mga broccoli, mga gano'n na mga tinda, mga mix, mga beans. Ayan. So, doon nag-start yung Tiongan'S organic farm. And then, hanggang ngayon ay nagpapatuloy po siya. So, ayan. And then, ano yung nag-encourage sa inyo, Lola, na mag-switch sa organic farming? Kasi ganito yon. Lagi tayong, kasi isa tayong volunteer na kuwan dito sa Lubas noon. Isa tayong MAPSI chairman noon dito sa Lubas. Lagi kaming nakiki-seminar. Yun na nga, nag-umpisa yung seminar sa tungkol sa organic. Nalaman namin na mas mabuti pala ang organic na tanim kaysa gumagamit tayo ng mga insecticide o mga ano yan, yung nagamit na fertilizer. So yun. Kaya ang ginamit namin yung mga organic fertilizer. Ano yung mga example ng organic fertilizer na ginamit niyo, lola? Gawa noon ni Sir Hermano ang mga kwan noon, mga gamit namin noon na mga
insecticide at saka fertilizer na gawa niya noon na talagang organic. Hindi siya nagkagawa ng mga yung mga chemicals na malalakas. Puro organic yan. Kalimutan ako na kung ano ng mga pangalan yun. So, yan. Pagdating naman sa financial, malaki ba yung ginamit nyo sa umpisa? And then, malaki rin ba yung mga nalugi sa inyo nung, sa journey ng organic farming? Ay, sa organic? Sa nang umpisa kami sa organic? Wala naman, konti lang naman kasi sa organic, hindi ka naman masyadong, wala ka naman masyadong gastos doon eh. Kailangan lang sipag mo na mag-pesticide na sabi nila yung punta ka sa garden na umagang umaga, i-check mo yung mga gulay, yung mga pinipis, yung pesticide na sabi nga, pesticide na, eh, yung mga wood na kwan, pinatanggal doon sa may mga gulay. Ganun yun, no? So, ganun po yung organic farming na ginagawa nila Lola dito sa kanilang farm. Bale, iikot namin kayo mamaya. Ayan, maglalagay kami ng video clips dito sa video na ito para makita nyo naman yung mga ibang alaga namin dito. Ayan. So, hindi lang mga gulay ang nandito. Meron ding mga... ano na yung mga meron dito, Lola? Ang main namin ngayon, itong oyster mushroom production. Yan yung pinaka-main dito, oyster mushroom production. And then, tatanungin natin rin si Lola mamaya about dito. At yung mga iba pa, nagpaproduce sila ngayon ng mga manok. Meron din silang pato. At currently, meron din silang rabbit. So, yan, soon to be breed soonest, the soonest possible time. Magpaparami rin sila dito. And then, yung baboy pa, wala pa. Pero, darating din tayo dyan. Na-dispose na. Ah, na-dispose na pala yung kwan, yung mga baboy noon. So, panibago na naman. And then, so yun nga, yun yung mga nandito sa Tiongan'S Organic Farm. Ayan. So, pinakalala kanina yung oyster mushroom production. Ayan. So, meron sila dito na isang sakto lang or malaki na production area. So, ituturo namin kayo mamaya. Papasukin natin yan mamaya. Kaya, tanungin muna natin kung paano nga ba nila pinoproduce ang oyster dito sa Tiongan'S Organic Farm.